poging taxi driver, pwede bang itabi mo muna yung sasakyan? Sure! Handsome? Hmm? Nakatikim ka na ba ng... Ano? Nang hold up. Hmm? Hold up? Oo! Sabi niyo, mga turista kayo. Marami kayong pera. Hold up pala kayo? Ilabas mo. Kung hindi, itutuso ko to. Dati, ako nunusok. Ngayon, ako natusukin. Si Bonel Balingit ay kilala bilang isang komedyante sa industriya ng showbiz. Pero bago mapasok ang pagiging artista, si Bonel ay kilala na bilang isang basketball player. Pero gaano nga ba kahusay si Bonel Balingit sa basketball? Sa ating edisyon ng video na to, ating balikan ang kwento ng karera sa basketball ng binansagang The Gentle Giant at Man Mountain. Ako nga pala si Kino at welcome sa aking channel From The Sideline. Si Bonel Balingit ay pinanganak noong November 30, 1967 at pupong Kapatagan, Lanao del Norte. Ang 6'9 na si Balingit na may timbang na 300 pounds ay nag-college sa University of the Visayas. Then later on, naglaro sa koponan ng Magnolia Ice Cream sa Philippine Basketball League. Taong 1992, nagdesisyon si Bonel na umakyat na sa PBA. At noong 1992 PBA draft, binili ng koponang Swift Mighty Mitty Hot Dogs 11th overall pick. Sa kanyang pagpasok sa PBA, marami agad naging fans si Bonel, lalong-lalo na ang mga fans ng koponan ng Swift, binansagang Mount Balingit. Dahil nga naman nung panahon na yon, siya ang pinakamalaki. Sabi nga ng tito ko, tatlong players ang kailangan tumulak kay Bonel para mailabas mo sa shaded area. Si Bonel Balingit ay nakakuha ng 4 na championship sa prangkisa ng RFM. Ang tatlo dito ay 3 feet mula noong 1994 PBA Governor's Cup hanggang 1995 Commissioner's Cup. At yun nga pong 1995 season sa ilalim ni Coach Derek Pumarin, mula sa pangalang Swift Mighty Mitty Hot Dogs, nagpalit sila bilang Sunkist Orange Juicers. Muntik na nga nilang makuha ang Grand Slam noong 1995. Unfortunately, nabigo silang makapasok sa finals sa Governor's Cup noong 1995. At same season, yun ang pinakamagandang season sa buong karera ng basketball ni Bonel Balingit sa PBA. May mga times na dinodomina ni Bonel Balingit ang laro na animo parang Shaquille O'Neal na mahirap siyang pigilan. Kaya naman nung taon na yon, nakuha niya ang Most Improved Player at napasama sa PBA Mythical Second Team. Naglaro ng 7 taon sa prangkisa ng RFM mula 1992 hanggang 1998 bago lumipat sa Metropolitan Basketball Association sa koponan ng San Juan Knights noong 1999 to 2000 season. Bumalik sa PBA noong 2001 at kinuha ni Coach Derek Pumarin para maglaro sa koponan ng Tanduay Ram Masters. At noong 2002, naglaro sa koponan ng Pure Foods TJ Hot Dogs bago magretiro sa PBA. Marami ang nagsasabi na si Bonel Balingit ay one of the most dominant big men na naglaro sa PBA sa buong kasaysayan. Baka nga kung hindi daw ito na-injured na isa sa mga pangunahing rason kung bakit nag-downfall ang kanyang karera sa basketball. Hindi man naging maganda ang pagtatapos ng karera sa basketball ni Bonel, naging maganda naman ang pagpasok ni Bonel sa showbiz. Lumabas sa maraming TV sitcoms at nakagawa ng ilang pelikula. Sa kasalukuyan na ninirahan si Bonel Balingit sa kanyang hometown sa Cebu, may konting hanap buhay at aktibo sa mga charity work. Sabi pa nga ni Bonel, yung mga kabataan ngayon sa probinsya, mas kilala siya bilang artista. So eto po, sa mga kabataan ngayon, si Bonel Balingit ay hindi lamang mahusay na komedyante sa pelikula. Dahil once upon a time, si Bonel Balingit ay isa sa mga pinakadominanteng big man na nakapaglaro sa Philippine Basketball Association sa buong kasaysayan ng liga.